Bago ang lahat ay luma muna. Kilala siya bilang The Fro or The Afro, ang sentro ng Brooklyn Nets na si Jarrett Allen. Siya ngayon ang isa sa emerging big man ng NBA dahil sa kanyang mga big time blocks sa mga kilalang players tulad din na LeBron at Giannis. Sinasabi pa noon na si Jarrett Allen ay design talaga para sa cover ng NBA Street Series, isang video compilation ng mga big time plays sa NBA. Kaya para sa episode na to ay babalikan natin ang naging kwento ni Jarrett Allen kung paano siya naging isa sa best young talent ngayon sa NBA. Kaya umpisahan na natin. Si Jarrett Allen ay nagmula talaga sa San Diego, California. Anak ni na Cheryl at Leonard Allen. Ang tatay niya noon ay naglaro sa San Diego State at sumubok din sumali sa NBA draft noong 1985 na napili naman ng Dallas Mavericks. Pero ang gusto talaga ng magulang noon ni Jarrett ay hindi siya maglaro ng basketball at mag-emerge sa ibang bagay. Si Jarrett Allen kasi ang isa sa mga NBA players ngayon na hindi naglaro sa anumang AAU tournament. Kahit matangkad noon si Jarrett Allen ay hindi siya matatawag na isang prospect. Masasabing totoy talaga siya sa paglalaro ng basketball. Sinasabi kasing computer geek itong si Jarrett Allen nung bata pa siya. Mas focus siya sa mga computers kesa basketball. At si Jarrett Allen ang isa sa mga NBA player ngayon na ang paboritong subject ay math, na mamaya malalaman niyo kung bakit. Noon pa nga ay naglalaro siya sa mga church league or liga ng mga simbahan na kasama ang ibang mga bata. Nang sophomore year ni Allen ay lumipat ito sa St. Stephen's School. Noon ay napaisip siya kung may future talaga siya sa basketball. Hindi niya pinangarap makapasok sa NBA. As in, nasa bottom siya at hindi pa nga siya kasama sa mga ranking. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na tinanong niya ang kanilang athletic director kung may pag-asa bang ma-retire ang kanyang jersey number. Kasi meron siyang nakita dati na nakaretire na isang baseball jersey sa kanilang school. Hindi rin kasi alam na mga magulang ni Jarrett na magiging elite player siya sa basketball. Kasi nung unang maglaro ito para sa Round Rock High School nang lumipat sila sa Texas ay hindi naman siya nabibigyan ng playing time talaga. Nakapaglaro lang siya noon ng 9 games at meron lang 1 point at 1 rebound per game. Ang sinabi na lamang noon ni Jarrett ay kailangan niya makapasok sa NBA para makuha niya ang maliit niyang pangarap na ma-retire ang kanyang jersey number ng kanilang school. Mula nang lumipat kasi siya sa St. Stephen's High School ay nag-improve ang game nitong si Jarrett Allen. Mas nabigyan kasi siya ng playing time. Ito ay dahil na din na siya ang pinakamatangkad sa lineup ng kanilang school na nasa pagitan na ng 6'9 to 6'11 ang height niya. Sa kanyang sophomore year ay nag-average agad siya ng 13 points, 9 rebounds at 5 blocks per game. Grabing improvement yon para dito kay Jarrett Allen. Isa na rin siguro sa dahilan ay gusto nga niyang ma-retire ang kanyang jersey number. Nakasama siya sa ranking noon na habang tumatagal ay umaangat ito. Nakapasok din siya noon sa state tournament at nanalo ng 2 championship sa mga regional tournament. Sa class of 2016 ay naging panglima siya sa ranking ng mga prospect ng ESPN. Yun yung batch na Jason Tatum, Markel Fultz at Lonzo Ball. Napabilang din sa Allen sa McDonald All-America ng 2016. Kasabay pa noon ay marami din nag-alok sa kanya ng mga bigating college team. Andyan ang Kansas, Kentucky, University of Houston at ang pinili niyang Texas Longhorn. Kung saan din galing ang ka-teammate niya ngayon na si Kevin Durant. Hindi katulad ng mga kabatch na noong 2017 NBA draft, yung paglalaro niya sa college ay masasabing disappointing in terms ng team success. Hindi kasi sila noon nakapasok sa March Madness. Pero bilang individual player, si Jarrett Allen ang isa sa best big man sa Big 12 Conference at napasama pa sa all-team selection. Ang pinaka-best game nitong si Jarrett Allen dito sa college ay nung laban nila sa Kansas nang umiscore siya ng 22 points at 19 rebounds. Sa buong season ng 2017 sa college basketball ay nag-average itong si Allen ng 13 points, 8 rebounds at 1 block per game. Matapos ang 2017 season ng college basketball ay agad itong na-declare sa NBA draft. Pero noon ay hindi siya agad kumuha ng agent. Kasi may rule ang NCAA na kapag ang isang player ay nag-sign agad sa isang agent at hindi niya tinuloy ang pagsali sa NBA draft, hindi na rin siya eligible ulit sumali sa college basketball. Medyo nag-isip pa kasi noon si Jarrett Allen kasi ang mga college player ay mas gustong mapili sa first round dahil sa guaranteed contract kesa second round. Nang malaman niyang interesado sa kanya ang mga teams gaya ng Dallas, OKC at Brooklyn ay saka pa lang siya kumuha ng agent at sumali sa NBA draft noong 2017
na pinili naman siya bilang pang 22 sa selection ng Brooklyn Nets. Ito naman yung sinasabi ko kanina na bakit para paborito talaga niya yung Matt. At masasabing geek talaga ito si Jarrett Allen. Ayon sa kwento ni Spencer Dinwiddie, si Jarrett Allen ang isa sa mga NBA players na masasabing napaka-weird. As in, kapag may isang NBA player na ikakabit yung reference na weirdo, ay si Jarrett Allen agad yun. Pero ayon din kay Spencer Dinwiddie, si Allen ang isa sa may future talaga para maging isang NBA star. Yung sinasabi kasing weird sa kanya na maglaro kasi sa NBA itong si Jarrett Allen ay meron siyang tinatawag na Thanksgiving Shopping Tour. Ang ginawa kasi ni Allen ay pumili siya ng 25 na kabataan na imbes sapatos ang ibibigay niya ay binigyan niya ito ng personalized na calculator na merong jersey number at pangalan niya. Ayon kasi sa kwento niya sa mga reporter, ang gusto niya mangyari ay gamitin yung calculator at malaman nila kung paano ibabudget ang $100 na binigay niya. At habang nasa event ito, ay sinabi pa ni Allen sa mga reporter na Matt is the future. Ayon pa nga sa dati niyang ka-teammate ni si Jared Dudley, si Jarrett Allen ay hindi mahilig bumili ng material na bagay o yung bang gagastos lang ito basta-basta. Ayon nga sa kanya, ay wala nga itong sariling sasakyan. Ang pakailam lang nito si Allen ay yung kanyang pamilya at yung paglalaro ng basketball. At yung sinabi ko kanina na nagtanong nga ito si Jarrett Allen sa kanilang athletic director nung nasa high school pa siya kung maire-retire nga ba ang kanyang jersey number ay natupad niya na yun. Noong 2019 lang kasi ay niretire na ng St. Stephen High School ang jersey number ni Jarrett Allen na pwede nating masabi na naging motivation talaga niya para maglaro talaga ng basketball. At syempre, ang subukan niyang makapasok talaga sa NBA. Sa tatlong season niya sa liga, ay maganda rin naman ang pinakita nitong si Jarrett Allen. Andyan yung mga big time blocks niya sa mga kilalang players. Nag-average din siya ng 10 points, 8 rebounds at 1 block per game sa loob ng tatlong season. At nakapasok din siya ng 2 beses sa playoffs. At ito pa, next season si Jarrett Allen ay pwede na maging free agent kung hindi niya i-accept ang qualifying offers na nasa $5 million pa. Masasabi kasing isang traditional big man itong si Allen na hindi katulad ngayon ng mga sentro na tumitira kalimitan ng 3-point shot. Nababagay itong si Jarrett Allen sa isang team na gumagamit pa rin ng mga big man sa loob ng post at meron din naman siyang matinding depensa na isang malaking asset para sa isang team. So yan ang naging kwento nitong si Jarrett Allen na hindi ko na sinama yung mga highlights niya kasi napanood naman natin yun at yung mga bagay lang na hindi pa natin alam tungkol dito kay Jarrett Allen. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.